kapong Jesus Nazareno, ang pagpapuri ay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ngayon ay magkito at sa pahimang pohon, mag-iwang tayo sa ating busyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang talangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kaloob na ginanap ng iyong anak ay papagintapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha
at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira. At hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jasael bilang hari ng Syria at si Jeho na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mihula bilang propitang hahalili sa'yo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kaming iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kaming iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa taig ay nagalam, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
Tukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo mula ho kahapon, sinabi ho ni Jesus, no, sabi, ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo, sinabi daw na huwag kang papatay, pero ang magtanim ng puot sa kanyang kapwa ay parang pinatay na niya ang taong yun sa kanyang puso. Muli naman, si Jesus ay mas binibigyang lalim ang mga aral at utos. Ngayon, si Jesus hindi lamang pinag-uusapan yung gawa, pero mas mahalaga kay Jesus ngayon yung laman ng puso ng bawat tao. At magandang tanong din sa atin bilang mga Kristiyano at deboto ni Jesus Nazareno, ang laman ng ating puso. Pwede nga hindi ka nga nagpapakita ng galit o inis, pero baka pag sinilip ni Jesus Nazareno ang puso mo, ang makita niya ay punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob. Baka nga para sa isang tao, kala mo ang bait-bait. Pero baka pag tinignan ni Jesus sa sarili ang laman ng puso natin, puro kalaswaan pala yung laman. Si mahalaga kay Jesus ang laman ng puso. Mahalaga kay Jesus anong tinitibok ng puso. Kaya muli tayong inaanyayahan ni Jesus na para magkaroon ng pagbabago ng puso, sana ang ipalit natin sa galit at kalaswaan ng puso ay ang salita ng Diyos. Sa mga panahon na no, nagiging matigas ang ulo natin, mas sarili natin ang gusto nating intindihin, mas gusto natin ang Diyos ang sumunod sa atin. Pag hindi binigay ng Diyos ang gusto natin, nagagalit tayo sa Kanya. Pero sa ating paglago, sa ating pananampalataya at debosyon, hayaan natin na hubugin ni Jesus Nazareno ang puso natin. Magagawa ito kung tayo ay bukas. Bukas sa pakikinig sa Kanya, bukas na turuan Niya. Mahirap nga naman turuan ang taong ayaw magpaturo, hindi ba? Pero para sana sa atin bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, bukas tayo para turuan ni Jesus. Turuan magmahal. Turuan magpatawad. Turuan na tignan ang kapwa na may paggalang. Turuan na tignan ang buhay mag-asawa na mayroong katapatan sa bawat isa. Pero alam din naman natin na not all marriages are perfect eh. There will never be a perfect marriage. Nasobrahan ka lang sa kakanood ng Disney, no? That you think life is all perfect and okay. May kanya-kanyang struggles ang buhay mag-asawa. May kanya-kanyang struggles din ho ang ating pagsunod kay Kristo. Hindi naman madaling sumunod kay Kristo.
Pero sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hamon, may lagi din naman paalala si Jesus, kasama mo ako. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, si Elias ho ay nagtatago. Nagtago sa bundok ng Horeb dahil may nagbabanta sa kanyang buhay. Pero sino ang nag-console sa kanya? Sino nagsabi sa kanya, lumabas ka na diyan, ba't ka ba nagtatago diyan? Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng kaginhawaan sa kabila ng kanyang problema. Ang Diyos mismo ang siyang pumunta kay Elias para i-comfort si Elias sa kabila ng pinagdadaanan niya, sa kabila ng kanyang pagtatago dahil sa kanyang buhay. Ang Diyos ay nagbigay ulit sa kanya ng lakas ng loob na lumabas sa kuweba ang kanyang tinataguan at muling maglakbay. Ito din po ang imbitasyon sa atin. Imbitasyon sa atin ni Jesus Nazareno sa Biyernes na ito. Tumabas ka na sa kuweba ng galit at puot na yan. Lumabas ka na sa kuweba ng hindi pagiging matuwid, hindi pagiging tapat. Lumabas ka na diyan at hayaan mong hilumin ka ni Jesus. Lumabas ka na diyan sa kuweba ng hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo na hilumin ka ni Jesus. At kaya siguro magandang imbitasyon sa atin ito ngayon bilang Kristiyano. Oo, sa buhay natin may kanya-kanyang pagsubok. Hindi rin naman hubulag at bingi ang simbahan. At naintindihan natin ang mga pagsubok ng buhay may asawa. Pero higit sa lahat ho, sa mga mag-asawa ho naririto, may panahon na ang tingin mo sa asawa mo ay sa pinakamagandang babae. May panahon din naman ang tingin niyo sa bawat isa ay naiinis na rin kayo. Huminga lang kayong malalim at relax. Gaganda uli yan. Minsan naunahan lang tayo ng init ng ulo. Minsan naunahan lang tayo ng emosyon. Just relax. Pero at the end of the day, pagtitignan mo ulit yan, isa lang masasabi mo, pinakasalan mo yan eh. Pinili mo siya. At kahit ano pa ang kahinaan niya, mahal mo pa rin siya. Hindi ba? At sa kabila ng lahat, sa ating paglalakbay din bilang Kristiyano, lagi nating kasama si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa at kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na atin tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan
ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Bereng Maria, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, alakadin na kay Satanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob, ay aming inangalay, aming hining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito. Nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa itaan,
narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa pagitan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo mabanal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama,
namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa namin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa para nang sana ibigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw at patawad kami sa aming mga sala. Maralang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa bago kami ipaimpulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at kalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
sinabihin mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay sa puso'y namatay upang kami ay mabuhay. Kasalanan ko, ang buhay ko'y ihalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo naman habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samkot dasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng baka paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama po. Ngayon at magpakailanman, ikaw'y ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kanta niyo itong kahilingan ko. Mapayapa, inayok sa lahat ng masama, kaawaan ko ay umasa. O Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at tawad kabayan ako. Iligtas sa kapamakan at na kamatayan, huwag po niyo kami pababayaan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang sangkot dasal, sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y buhayin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus.
sa reino. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen, Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23, sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 15 ng tanghali sa pamumunuan ng kanyang kabunyaan, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, SDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon, na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus ay nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniigo ka namin, aral mo ang aming buhay at kasal. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kasalan. Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.